ginagawa mo, Ate Mara? Tara, laro tayo! Sinasabi ko na nga ba, nababaliw ka na! Hindi! Baliw! Laro tayo! Huwag pumakas sa kabaliwan mo! Mom, Dad! Sa Ate Mara! Hindi kami nga sa Ate Mara mo! Mom, Dad, sorry! Hindi ko po sinasadya mo! Ano nangyari? Pasensya na lang itong laka ni Mika. Pagpasensya naman si Mika, Mara. Mara? Iha, pasensya na talaga, ha? Okay lang po yun, huwag yun mag-intindihan. Gusto ko po mapag-isa. Iha, wala na ba talaga mapag-isa? Sinabi nang gusto ko mapag-isa, eh! Okay lang po ako. Sabihan na nga ako ni Mika ng baliw, di ba? Baliw ka naman talaga kasi. Sino ka? Alam mo, Mara, baliw ka. Tinan mo nga yung tsura mo. Mukha kang baliw. Noon pa lang, di ba? Si Mika naman talaga yung matino. Ikaw hindi ka matino. Baliw ka, Mara. Baliw! Baliw! Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Bakit ba pinipilit yung baliw ako? Kasi nga, baliw ka, Mara! Baliw ka! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Baliw ka! Mara, baliw ka! Hindi na ako baliw! Baliw ka, Mara! Baliw ka! Baliw ka! Hindi! Hindi ako baliw! Hindi! Hindi! Mara? Bakit, tita? Wow! Mukhang magpa-party si Ate Mara, ah! Ano naman sa'yo? Ayan, lumalabas ng tunay na ugali ni Ate Mara. So, ano ba nangyayari sa inyo? Pagsigil na ano? Tigil na bunga ako, ha? Iyaga mo, ha? Mara! Siya na may nauna! Hindi ako baliw! Mara! Frederico, dali natin siya sa hospital! Kumusta po yung resulta ng pamangkin ko? Si Mara, Mr. Mrs., actually, hindi siya okay. Kasi nakakaranas ngayon yung pamangkin niyo ng tinatawag nating dissociative identity disorder or mas kilala natin sa tawag na multiple personality disorder. Ano po, Doc? Multiple personality disorder, Mrs. Dahil napag-alaman ko kay Mara, nakaranas yung pamangkin niyo ng pang-aabuso na nagisanhin ng kondisyon niya ngayon. Anong treatment po ba yung may bibigay nyo para sa pamangkin namin? Para po manumbalik yung dating si Mara na kilala po namin. Yes po. Si Mara kasi actually, nakakaranas siya ng matinding depression. Dahil ang multiple personality disorder ay hindi pangkaraniwan. Saan nyo po kayo possible nakuha yung sakit na yun? Nagpa-trigger po, Doc. Nakausap ko ang pamangkin nyo. Nakaranas siya ng matinding pang-aabuso. And tinanong ko kung sino, pero hindi niya sinabi. Kaya ang mapapayo ko sa inyo, kilalanin niyo siya ng maigi. Dahil ang pag-iisa ay nakakapinsala ng pag-iisip. Kaya tamang guidance and pagmamahal ang ibigay niya sa kanya. And ang higit sa lahat, pananalangin na isabay sa panalangin na gumaling ang inyong pamangkin. Thank you po, Doc.